ifs, then buong cell, buong data, lock, paano yung lock ulit? Fn plus F4. Then, tama, ang criteria dito, dapat higher and ano siya, equal to 10.5. Itatype natin yung 10.5, hindi i-click yung sa boundary para mas specified siya. Then, ang next na criteria is ito, i-highlight natin yung buo. Then, lock ulit. Fn, F4. Tapos, less than or equals to 18.5. Tama. Wa, nakuha po. 11 na yung frequency. And kung gagawin natin na mano-mano ulit yung mga iba, napaka-tedious kung napakahabang data yan hanggang dito sa baba. No, so at least na-confirm na natin yung unang frequency na tama tayo, idrag na lang po natin yan hanggang baba. Sir, ba't pareho yung lumabas? Dahil yung nasa formula natin, yung nasa range ng formula natin, is pareho doon sa unang class boundary, 10.5 and 18.5. Ayan, no, hindi pa siya nababago. No, ang nakalock kasi is yung data lang natin. And of course, makakopy niya yung input mo na condition. So, baguhin natin ito. Gawin natin itong 18.5, tapos 26.5. Ayun na lang yung babaguhin, the rest wala na. No, so, 13. Okay na yan. Ito naman, 26.5. And 34.5. Next, we have 34.5 and 42.5. Next, ito naman 42.5 hanggang 50.5. Last na boundary, we have 50.5 and 58.5. Now, malalaman po natin na tama tayo sa mga frequencing lumabas niyan kapag nag-equal, kapag inad natin yan silang lahat at nag-equal sila sa n natin na 50. Paano? Equals sum, double click, then highlight mo itong buong yan. Dapat yan 50 yan. Since 50 siya, pareho siya sa tally natin dito, no, sa count natin dito. Ibig pong sabihin lahat ng binigay na frequencies ay tama, and I hope you get it. Comes into your mind when you hear the word frequency distribution? Anyone? Pa-on na lang ng audio. Signals, sir. Frequency distribution, sir. Para pag, ano po siya? Para sa akin, signals. Kung mga signals, droppings, parang ganun po. Signals? Paanong signals? Parang sa autodometer po, kapag gumagamit ka po ng sa electronics. Yung frequencies. Ganyan po. Yung mga walkie-talkie. Hindi po ba yun? Sige. Actually, yun yung pagdating sa electronics, tama ka. Pero pagdating sa statistics, this is more on tabulation ng data. So, yun, nabanggit ko na we will be dealing with tabulation ng data, and of course, yung tabulated na data, i-convert natin into graphs. No? So, that's what frequency distribution when it comes to statistics. So, sige, ano tayo? Next slide, we have categorical frequency distribution. Ito po yung pinakaunang type of frequency distribution, no? Aside sa isa, yung isa mamaya ko explain kung ano yun. When we say categorical, ito yung frequency distribution na ginagamit natin sa mga nominal level or ordinal level of data. When we say nominal and ordinal, ito yung mga data na hindi siya nakanumero, no? So, pwedeng first, second, third, fourth, pwede namang low, average, high, no? Kapag ganun, those are ordinal. When we say nominal naman, ito yung, for example, ang question mo, what is your favorite color? No, so ang sagot dyan, blue, orange, black, red. Those are nominal.
no, pag sinabing ordinal, ulitin ko po, ito yung parang meron kang ranking. No, like ito, average, low, and high. That is an ordinal. So, doon po, kapag ganun yung uri ng data natin, that can be under categorical frequency distribution. So, paano siya ginagawa? Ito yung sagot doon sa kaninang data natin. For example, we have this exam, we have this set of data, no? Average, 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 low, low. Kumbaga, ang frequency distribution, itatali mo lang siya. Ilan si low, ilan yung average, ilan yung high, no? So, yan. Gaya lang kadali si frequency distribution. And of course, kukunin natin si percentage. Formula for percentage is yung frequency divided by the total frequencies, no? And times 100, ito po yun. So, ganun lang kadali si categorical frequency distribution. Ang gusto kong malaman nyo ngayon, dahil ito yung mga nagiging weakness ng mga engineers na gumagraduate, mahina sa Excel, no? And since calculation tayo, i-convert natin lahat ng calculation sa MS Excel. I hope nakikita nyo yung screen ko. Mag-share screen ulit ako. So, ito, I have here, copy ko na lang yung data. Ito yung data ng problem natin, no? So, paano siya ginagawa? Of course, we will be having our class frequency and percentage. Sir, bakit wala tayong tally? No, wala po tayong magiging tally dahil automatic na makakount na ni Excel yung number ng variable na ika-count natin dito. So, for the class, ilagay lang natin yung mga data natin, type of data natin, yung average, yung low, and the high, or the low, average, and high. I think, sana ano, no, okay sa inyo, sana malinaw yung Excel sa inyo. We have low, average, and more on, ano lang, ituturo ko dito sa statistics natin, paano mag-compute sa Excel. And of course, yung mga techniques, yung mga ibang mga mabilis na way of calculation. Tulad nito, frequency, paano mo ika-count yan? Kapag sobrang dami ng data mo, for example, 500, 1,000 yung data, mahirap bilangan isa-isa, no? Kaysa naman mag-ano ka, 1, 2, 3, 4, 5, medyo tedious yun. Ever na napakarami. So, for frequency ng low, gamit tayo ng count. Ang i-count natin, ilan yung low diyan sa data na yan, sa set ng data na yan, no? So ito yung ating yung mismong mga value. Gamit tayo ng fn tapos f4 para mag-lock. Ibig po sabihin nito, itong symbol na yan, yung dollar sign, magla-lock siya kapag dinag natin yung formula na to pababa for the average and high. Hindi na siya mamumove. No, kasi kapag dinag mo pababa yan, mumove din pati yung sakop niya na field, no? So, next tayo, tapos yung value natin will be low. At bakit wala? Count A for ano, for alphabets. Held count if low. Then, i-ano natin, after nyan, i-copy-paste na lang or drag pababa, no? Ngayon, kung papasinin nyo, naging 7 si average, naging 7 si high, dahil yung formula nyan is naka-low pa rin. No? So, for this second formula, gamitan natin ng average. I-ano lang, be aware lang sa spelling dahil may sumobra lang or may kulang na lang na isang letter. Hindi na siya i-count ni Excel. No, so next natin itong high. So yan. Total niya, we have 20. And ito is 20. So meaning match naman siya sa total data natin. Ibig sabihin tama yung nagawa nating counting through formula. Sum tayo for the total. Now, for the percentage, ito yung kada frequency ng lahat ng class natin, divide lang natin dito sa total. Again, Fn
plus F4. Click nyo lang sa laptop, hindi kasi makita yung keyboard. No? So, Fn plus F4 para mag-lock siya. So, yan. Then, drag natin pababa. Kung papansinin mo, nag-1 dito or meaning 100%, change natin ito for sa anong percentage. Yan. Ibig sabihin, tama yung binawa natin. Nag-total siya ng 100%. No? So, ganun lang po kasimple ang categorical frequency distribution. I hope na ano na kuha nyo, no? So, next, let's move on to determining the class interval. Paano natin i-determine yung class interval if ever na marami yung data natin, no? So, rule 1 and rule 2, may dalawang rule po tayo for having our suggested class interval. Under ng rule 1, sabi niya dito, sa class interval, it must be range over the number of classes or yung K. Now, ang question is, anong formula ng range? Sabi dito, range is equals to the highest value minus lowest value all over K. Paano naman po makukuha yung K? Ayan yung sasagutin ng next na slide natin naka-prepare. Pero for now, discuss natin itong rule 2. Ang pinagkaiba lang ng rule number 2 from the rule 1, range over yung denominator niya will be 1 plus 3.322 multiplied to the logarithm of the total frequencies, which is, by study guys, halos pareho lang po yung ibibigay nito sa inyo na interval ng mga classes. No? So, discuss natin paano kinukuha itong letter K, yung denominator for rule 1. Ang gagamitin natin, by the way, no, for the uniformity ng buong klase, mag-rule 1 tayo for the class interval para pare-pareho tayo. Eh, yan. To do the K-rule ang tawag natin para mahanap natin yung corresponding na value ni K. So, 2 raised to the power of K. Ano po yung ibig sabihin ng rule na ito? Sabi dito, K is the number of classes subjectively defined. Sa una, subjectively defined siya para lang mahanap. Sabi dito, the value of 2 raised to K must always be higher than the total number of samples. Halimbawa, how many classes should we use if we have 120 samples? So, subjectively, mag-iisip ka ng number na kapag ginawa mo siyang exponent ng number 2, dapat siya yung higher, siya is higher than 120. First higher. Halimbawa, ang nakuha mo dito is meron kang 130, tapos meron kang 140. Ang pipiliin mo dun is yung 130. Mas malapit sa 120, pero mas mataas. No? So, halimbawa, ito. Subjective na pinili natin is 6 for the value of K. 2 raised to 6, that is 80. Ibig sabihin, kulang. No, not enough. Pili ulit tayo ng next na number, 7 naman. Kapag 7, 2 raised to 7 is 128. Pwede na. No, enough na. Ibig pong sabihin, if we have the sample, number of sample na 120, 7 ang K natin na kukunin, no? Dahil 128 yung equivalent niya. Sir, paano yun? Hindi mo naman ni-standardize yung sample. Yes, hindi po. Dahil ang sample sizing na topic ay bandang dulo pa, bandang unahan na siya ng statistics 2 ninyo eh. Tapos dulo ng statistics 1. Kaya sabi ko sa inyo, minimum of 30. Wala muna tayo sa topic na sample sizing kahit may magsabi sa inyo na hindi naman tama yung sample size ninyo statistically. Okay lang yun. No, dahil ang gagawin natin for this subject is descriptive. And yun nga, nabanggit ko, bandang dulo pa po kasi yung sample sizing na topic. For your project, kung ilan yung kinuha yung sample, okay na yun for now. No, pero wag yung baka ma-mislead kayo, baka ma-misinterpret kayo. May tamang computation para makuha yung proper sample size. Pero for now, minimum of 30, mas marami, mas maganda. No, malinaw po. Sige, proceed tayo. So yan, for this example, gagamit tayo ng 7 classes. So the following data represents the ages of the members in a certain church. So, ito naman, kung papansinin nyo, hindi na siya tulad kanina na nominal and ordinal. No? Specific na numbers na yung nakalagay. Ang goal natin dito is makapaggawa tayo ng frequency distribution using rule
number 1. No? So, lahat ng mga data natin is nandito. Ilan ba ito? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 50. No? Gagawa tayo ng frequency distribution using rule number 1. And of course, magagawa natin yun by determining the following, which are the range, plus number, plus interval, midpoints, limit, and boundary. Frequency, RF, percentage, and CF, cumulative frequency. So, these are the steps, pero sige, pwede nyong i-screenshot, pwede nyong i-ano, para may guide, pero gagawin natin siya step by step. Ito ang magiging final answer dapat natin. Ha? Sige, let's start. So, I have here the final na gawa ng frequency distribution. Dapat mag-match tayo dyan. Sir, paano ka nag-come up dyan? Gagawin natin isa-isa. No? So, sige, pinakaunang step natin dito tayo sa BSIE na part. By the way, copy ko pala muna yung ating given. Ayan, okay na. Okay, pinakaunang step. Ang pinakaunang step natin. Sabi dito, arrange the data in ascending order. Pero dahil naka-Excel na tayo, kahit hindi na, automatic niya nang maanihan magagawa. So, determine the classes. For determining the class, ito yung kaninang in-explain ko na letter K. Tama, number of class. And sabi natin doon, dapat higher siya than the total samples. Ibig kong sabihin, dapat una nating mahanap yung number of samples. No, ano yung N? Okay, for the N, i-count natin. Sila. This is 50. Now, 50 ang ating data. Now, isip kayo ng gagamitin natin na letter K. Anyone? Any idea? Ano ang gagamitin natin? 6 po. 6? So, 2 raised to 6 is anong value? 64 po. 64. Kapag 5, 2 raised to 5? 32 po. 30. Ibig sabihin, kulang, no? Magsi-6 tayo. So, K natin will be 6. And try natin na nagawing guide yung mga hinahanap niya dito. Unahin natin si range. Ito na lang muna siguro. Para we have the guide. So, range. Anong range? No? Anong formula ng range? Sabi kanina sa formula, if babalikan natin, ang range is equals to the highest value minus the lowest value. Ito. Ito. Itong nasa bandang taas. The numerator. Ang highest value minus lowest value. Now, paano mahanap yun pagdating sa Excel? So, max lang, max value, meaning kung ano yung pinakamataas. Sabi dito, returns the largest value in a set of values. So, we have max. Tapos, highlight natin yung buong yan. Minus yung lowest value, min. So, highlight ulit. Then, close natin yung formula, enter. 44. Now, sir, para pwede ko bang malaman yung bukod na value nun? Yes. For the max, yan. Iano mo lang para kung hindi mo pagamay sa Excel, if gusto mo maka-sure na tama yung binibigay niya sa yung result. Now, sa una lang ganyan, medyo may doubt. So, 55. Tapos, ang minimum value natin is 11. So, 55 minus 11 is 44. Meaning, tama yung binigay niya sa atin na range. No? So, yan. I think okay tayo sa letter A na bigay na natin yung hanap ng A. And proceed na tayo doon sa next na pinapahanap sa atin, which is the number of classes. No? So, kanina, nabanggit na we can have 6. Next natin, balik tayo sa PowerPoint. Next is yung midpoint or the class interval pala muna, class interval letter C. So, ano naman tong class interval? For the class interval, ito yung pagitan ng every classes.
No? Anyone na nakakaalam ng formula for class interval? Formula for class interval na banggit na kanina, no, we have range over number of classes. Balik tayo ngayon sa Excel. I hope na nakikita niyo ang Excel. If ever na hindi, pa-inform na lang ako. No, so range over yung K na 6. Ibig kong sabihin, bibigyan niya tayo ng class interval na 7.33. Ang question, okay po ba na meron tayong ganyang klase ng class interval? Yung may decimal or dapat ba naka-whole number siya? Okay lang, sir. Sabi dito, suggested class interval is range over number of classes. Now, sige, iwanan natin yung tanong na yan para ma-appreciate yung mamaya kapag sinagutan natin, no? For now, let's accept itong 7.33, pero hindi ko pa sinasabing, ayan na yun, hindi ko pa rin sinasabi na, na okay na yan, or baka pwedeng exchange natin siya sa whole number. No? Sige, balikan natin yung task sa atin, anong ano tayo, anong letter na, para mag-proceed tayo sa class limit. Nasaan na tayo? Eto. Range, okay na sa range. Number of classes, 6. No? Class interval, nakuha natin 7.33 daw. Suggested, pero hindi pa, ano, hindi pa tayo sure dito. Mamaya, i-finalize natin. Midpoint. Eto. Paano natin makukuha yung midpoint? Sige, any idea? Okay, pag-arrange-arrange po yung number, sir. I-arrange-arrange. Tapos? Tapos po, ano po, kung sino po yung nasa gitna po yung number po nun, ayun na po yung median. Mm-hmm. Sige. So, actually, hindi po natin makukuha ang ating midpoint kapag hindi tayo dumadaan sa class interval. Bakit? Sige, balikan natin ito. Kung papasalin natin dito, ang class interval, ginawa kong 8. Sir, bakit 8? Kasi kung titingnan nyo, ito yung magiging class limit natin eh. Gagawin ko to sa isang sheet mamaya para masubaybayan nyo yung kung paano siya na-develop. I-start po tayo sa gilid, class limit, lagay natin. Merge lang natin dalawang cell. No, so, i-start tayo sa pinaka-maliit. No, for the class limit, balikan natin yun mamaya, yung interval na yun. So, para mahanap yun, mean equals mean lang, tapos i-ano natin, i-highlight natin lahat ng data. No, binigay niya sa atin 11. Ibig sabihin, ang pinakamaliit is 11 na value. Now, to be honest, itong letter I, no, itong class interval, yung sir, kanina... Sir, di ba? Yung kanina kasi, ang nasa formula na yun is suggested class number of classes. Ilang class limits yung binibigay. Ayun yung sinasabi niya. For this class interval, ito naman yung pagitan ng class limit, lower class limit, and ng upper class limit. Ibig pong sabihin, itong 7.33 dapat i-round up natin. Sir, bakit hindi round down? Bakit hindi 7? Sabi ng teacher ko ng elementary, kapag 0.5 or di kaya 0.49 pababa, dapat yan, round down. Kapag higher, round up. No, actually po, pagdating sa statistics kasi, especially sa topic na frequency distribution, if ni-round down mo yan, pwede kang magkaroon ng error sa bandang dulo ng distribution. Ibig pong sabihin, hindi mo makukuha yung kabuuang sinasabi ng data kasi meron kang tinanggal na 0.33. No, I hope nakuha niyo yung idea kapag ni-round down mo siya. Hindi, kumbaga, hindi mo masasakop lahat. Kasi sabi niya, ang minimum na interval, 7.33. Pero ikaw, bumaba ka pa sa minimum, ginawa pang 7. No, so kapag ganun, nagkakaroon tayo ng bias sa data. Dapat ano siya, round up. No, so gawin nating 8. Therefore, 11 plus plus 7 or plus 8? Plus 8, sir. 8 mo, sir. 11 plus 8. Sige nga, try natin na 11 plus 8. Ibig sabihin, class limit niya, 11 hanggang 19, bilang tayo. 11, isa, 12, dalawa, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ay, 9 naman yun eh. Sabi mo, class interval dapat 8. 9 yun. Dapat itong class limit natin, mangyayari dyan, 11 plus 7.
Kasi kabilang kasama sa bilang yung pinakaunang number mo. No, nakakuha nyo? This must be plus 7. Now, yung kanina, meron sa inyo na nagsabi, minaminus daw yung dalawang class limit. Actually, ganun po pagdating sa pangalawa. Ito na. Yung 18 na yan, plus 1 tayo para mag-start tayo sa 19 dito. Let's natin ito. Ito yung explain ko sa iyo, binanggit nung isa yung classmate kanina. Yung class interval, actually, ito yung sinasabi niya. When we minus itong 19 from the 11, doon mo makikita yung interval na 8. No? Kasi dito, hindi nakasama yung isa kasi nasa pangalawa na tayong row. Yun, dun po yung ganyan lang papayagutin yung plus interval. Then, ito, same tayo ng formula, plus 7, idrag na lang natin yan. Tapos, ito, idrag na lang din natin yan. Malalaman mong matatapos ka na sa class limit, baka kasi hanggang dulo mo idrag na umabot ka ng 1,000 dyan. Malalaman mong tapos ka na dyan kapag po yung highest number, which is, ano yung highest number? Likin natin yung max, no? Yung highest value. Equals max tayo. 55 yata 55, yun. Sir. No, 55. Pakita natin, no? So, yan. 55. Lagay na nga natin. Tapos yung min ay 11. 55. Kapag yung 55 is nasakop na siya ng class limit mo. Nasaan si 55? Ito. Itong 51 to 58. Now, nakuha po. Pasok dyan si 55. Ibig sabihin, nonsense na ito. Itong 59 hanggang 98. Murahin nyo na yan. Now, count. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibig pong sabihin, yung number of classes, tama. No? Doon po siya machi-check. Kapag nag-equal siya sa 6 number of classes. Ayan, naka-anim tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nakuha po. That's the class limit. Now, ang next na step for having the frequency distribution is gawin naman natin yung class boundary. Hanggang saan yung pinaka corner points niya. No? So, class boundaries. For the class boundary, ano lang naman yan? Minus ka lang naman ng 0.5 sa kaliwa. Tapos, plus ka ng 0.5 sa kanan. No, so itong 11 minus 0.5. I hope sinasabayan niyo ako sa Excel or kung wala kayong kaharap na laptop ngayon, sabayan niyo ako sa papel. Isulat niyo, i-manual computation niyo. No, so 11 minus 5 is 10.5, then copy lang pababa. For upper naman, plus naman tayo ng 0.5. So ganyan lang siya. Yeah. Same. No? Now, for the frequency, 10.5 tapos 18.5. Okay, tama naman. For the frequency, gagamit tayo ng count if ulit. Yung kaninang formula na ginawa natin, no, na ginamit natin. Paano po? Magka-count if tayo, count ifs rather, yung mayroong S sa dulo dahil meron tayong additional na condition. Paano? Sige, i-explain natin. Lagay tayo dito ng frequency na column. Ang gagawin kasi natin, lahat ng kabilang sa class boundary na to, lahat ng 10.5 to 18.5 dito sa data natin, sa group of data natin, dapat mabilang siya para yun yung magiging resulta ng frequency. Kada class limit or kada class boundary. No? So, for that, gamit tayo ng count ifs, yung merong letter S. May dagdag po kasi ito, sabi dito, ang pinagkaiba niyo, pag count if ka lang, counts the number of cells within a range that meet the given condition. Okay naman yun. Pero dito kasi, sa count ifs, counts the number of cells specified by a set of conditions or criteria. Kapag mas marami, alam ko, mas applicable itong count ifs. Kapag mas marami kang rules. Have count ifs, then buong cell, buong data. Lock, paano yung lock ulit? Fn plus F4. Then,
Tama, ang criteria dito dapat higher and ano siya equal to 10.5. Ita-type natin yung 10.5, hindi i-click din sa boundary para mas specified siya. Then ang next na criteria is ito, i-highlight natin yung buo. Then lock ulit. Fn F4. Tapos less than or equals to 18.5. Tama. Wa, nakuha po. 11 na yung frequency. And kung gagawin natin na mano-mano ulit yung mga iba, napaka-tedious kung napakahabang data yan hanggang dito sa baba. No, so at least na-confirm na natin yung unang frequency na tama tayo, i-drag na lang po natin yan hanggang baba. Sir, ba't pareho yung lumabas? Dahil yung nasa formula natin, yung nasa range ng formula natin, is pareho doon sa unang class boundary, 10.5 and 18.5. Ayan, no, hindi pa siya nababago. No, ang nakalock kasi is yung data lang natin. And of course, makakopy niya yung input mo na condition. So, baguhin natin ito. Gawin natin itong 18.5 tapos 26.5. Ayun na lang yung babaguhin, the rest wala na. No, so, 13. Okay na yan. Ito naman, 26.5. And 34.5. Next, we have 34.5 and 42.5. Next, ito naman 42.5 hanggang 50.5. Last na boundary, we have 50.5 and 58.5. Now, malalaman po natin na tama tayo sa mga frequencing lumabas niyan kapag nag-equal, kapag inad natin yan silang lahat at nag-equal sila sa n natin na 50. Paano? Equals sum, double click, then highlight mo itong buong yan. Dapat yan 50 yan. Since 50 siya, pareho siya sa tally natin dito, no, sa count natin dito. Ibig po sabihin lahat ng binigay na frequencies ay tama, and I hope you get it. So next natin, balik tayo sa PowerPoint. Nasaan na ang ating... Ay, nawala ang itong slideshow. Ito. So, okay na tayo sa class interval, sa class limit, okay na, and sa class boundary. Ang hindi pa tayo okay, wala pa tayo nalalagay na midpoint. Frequency, okay na rin. Midpoint, wala pa. Ang midpoint, this is represented by the variable x. No? So, variable x. Or gusto natin lagay ang midpoint na lang. Tapos, pag-open yung close parenthesis for x. So, paano po ito? This is just the average or the middle point or middle value ng class limit or ng class boundary. Same lang yan. So, kunin natin average nila. Equals average. Lagi kayo mag-equal sa pinaka-umpisa. So, equals average nitong dalawa. Then, enter. 14.5. Then, copy na lang hanggang baba or drag. Same lang naman yun. So, yan. Ayan na yung midpoint natin. So, yan na siya. Midpoint. Next natin, we have... Balik tayo. Okay na. Midpoint frequency. Relative frequency. Ano naman itong relative frequency? Ang relative frequency po, this is the frequency divided by the total number of data or the yung n ito. So, lagay tayo RF or relative frequency. So, ito 11 over 50. Then, ilock natin itong 50. No, ilock natin Fn4. Bakit sir? Kasi lahat naman ng mga numbers na to, i-divide din natin sila sa 50. No, so yan. 0.22 hanggang dito. Enter. Then, total din natin. Sum natin. Copy natin yung formula dito. Then, paste. No? So, 1. Pag nag-1 yan, ibig mong sabihin, tama tayo. No? Kasi total yan, 100. Ayun yung sinasabi naman ng kasunod, which is si percentage. No? Parehong-pareho lang po yan sa relative frequency, yung percentage natin.
i-ano lang natin, kopyahin lang natin. Pero yung format niya ang babaguhin. Formatting lang yan. No? I-click natin itong percentage na yan. So, yun lang yung pinagkaiba niya for relative frequency. Nakamultiply sa 100 pagdating sa manual computation. And last, meron pa ba or wala na? Cumulative frequency. Pag sinabing cumulative frequency, halos pareho po ito ng frequency na to. Tayo, malagay tayo na borders. Pag relative, pag cumulative frequency, halos frequency siya, pero ito, ina-add up natin ng tuloy-tuloy, no, continuous. Kaya nga tinawag na cumulative. So, paano po? Just equal natin sa pinakauna, yung 11, no, tapos enter. Then, itong 11 na to, i-plus natin dyan yung kadugtong na frequency, which is 13. No, so, paad ng paad, tapos dapat yung dulo niya is 50. No, so, ayan, 11 plus 13 is 24. Kapag binaba natin to naging 33. Paano po naging 33? Kasi yung formula niyan is 24 plus 9. No, kaya naging 33. Then, tuloy-tuloy hanggang baba. Malalaman mong tama ang cumulative frequency mo if nag-total siya, yung pinakadulo, nag-match sa total ng frequency, yung N natin. No, so, ito po ang frequency distribution table na tinatawag. Huwag niyong kakalimutan dahil dito magkagaling lahat ng discussion simula statistics 1 hanggang sa mga advanced subject niyo, magagamit at magagamit niyo pa rin ito. No, ito yung pinaka-basic kung paano mo i-manage yung data kahit konti o even sa maraming data, sa large volume of data. So, ayan yung frequency distribution. And, sige, proceed tayo with the next na mga slides. Any question doon? Sir, ginagamit yan sa research? Yes. Kaya po, tinuturo ko sa inyo, and di ba sabi ko sa inyo last time, kaya ako unang pinagawa yung project, yung title, para gagawin nyo na rin siya. As long as, kasabay ng pagtuturo ko, ginagawa nyo na siya. So, ito yung final na class boundary, na frequency table, distribution table. So, yan. So far, wala namang ng question sa discussion. Ginagamit ko ito sa research and next week, gusto kong makita yung frequency distribution ng mga gather yung data. No? Ganyan na ganyan ang steps. So, next tayo, stem and leaf plot. Ano naman itong stem and leaf plot? Ginagamit ko ito kapag dinidivide nyo yung mga data na makukuha nyo, especially yung leading digit nila, no, i-divide mo siya, ipapaghiwalay mo sa mga trailing digit. Yung leading digit na yon tinatawag siyang stem, and yung trailing ay yung leaf. Yung stem yung magiging first column, yung leaf ay yung magiging second column. Napakadali lang po nito, ganito lang siya. Ito yung data kanina natin na ginamit. Pero, pag ginawa mo siyang stem and leaf, ganito, paano po nangyari? Halimbawa, we have, kung titignan nyo yung mga nasa line of 1 na numbers, ang nasa line of 1 lang dyan ay 18 and 19. The rest, wala na, no? 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, wala na. 18 and 19. Kaya kung papansinin nyo, yung nandito, sa stem ng number 1, stem 1, ang leaf is 8 and 9. Ganun lang. Papag-iwalayin nyo lang siya. No? So, for number 2, we have 24. 1, 2, 3, 4, 4. Ito. 5. 26. Meron pa ba? Wala na. 26. 5. No? Kaya ito, sa stem ng 2, sa stem na, ano pa? Ito. Stem 2, we have 1, 2, 3, 4, 5. No, ganun lang yung stem and leaf, papaghiwalayin nyo lang. Ginagamit po ito for representation para makita nyo malaman anong stem ng mga data natin yung pinakamarami. No, so, dito nakikita natin, dahil mas mahaba yung nasa 5, mas marami yung data na nasa, ano, nasa units ng 5. 5 and 4. No, so, ito, medyo marami sila. Ganun ang purpose ng stem and leaf. And as far as I know, ginagamit din to sa histogram. No?
So, now, yung frequency distribution, applicable po yan if ever na we have plans na gawin siyang data visualization. I-turn natin yung raw data into data visualization. Parang mas yung mga nangangailangan ng information. And that is what we call the graphing. No? So, let's graph the frequency distribution. Ito ang mga examples. Napakadami po ng examples ng graph. And sasabihin ko na lang yung most common. No, itong si histogram, pwede niyo i-ano no, pwede niyo i-screenshot yung steps. Hindi ko na isa-isa yung steps. Itong si histogram, ginagamit siya kapag gusto nating ipakita kung gaano karami yung frequency kada classes. No, so sabi dito, it is the graph in which the classes are marked on the horizontal and the class frequencies on the vertical. The height of the bars represents the class frequencies. So, example, ito. Halimbawa, ito yung mga point na to is yung median or yung midpoint na tinatawag, rather. Yan. Then, yung taas nila is yung frequency. Nasaan mo kinuha? Of course, sa frequency distribution table. So, ganun lang kadali. Alam kung alam nyo na gumawa ng graph dahil nag-high school na kayo. Cartesian plane, quadrant 1, positive-positive. Doon lang siya nanggaling. So, that's histogram. Ang pinagkaiba niya sa bar graph, mamaya ko explain kung ano. Pero tandaan niyo itsura ng histogram ha, para hindi kayo marito mamaya pag nasa bar graph na tayo. So, next naman natin is the frequency polygon. This is actually a graph that displays the data using points which are connected by line. So, the y-axis represents the frequency while the x-axis is the midpoint. Halos kapareho siya ng histogram. Pero dito, wala siyang bar. Ang gamit natin is line. No? So, kung gaano kataas yung frequency, pwede mong i-connect yun. Pwede mong gawin that, tapos i-connect sila. And that will be your frequency. No? So, ganyan yan. Sige, gawin natin sa histogram. Ito, kung lagay mo itong frequency polygon, ganito ang itsura niya. Connect lang yung mga dots sa center. No, yan. Ganyan lang siya. Ito ang magiging itsura if ever na ang histogram is i-convert natin sa frequency polygon. Ganyan. So, yan. I hope nakakuha nyo at nakakasabay so far. So, next natin, we have the cumulative frequency polygon. Tinatawag din po ito na ogive. No, ogive. This is a graph that displays the cumulative frequency for a class. Kung papansinin nyo, balikan natin yung cumulative. Ito naman yung i-graph. Sa histogram kasi, pati sa frequency polygon, ito yung ginagraph mo, yung frequency. Sa cumulative frequency polygon or si ogive, ito naman si CF. Ibig sabihin, kung papansinin nyo yung number, no, pataas ng pataas. Ibig pong sabihin, kapag change natin siya into graph, pataas din siya ng pataas. Yan, ganyan. Hindi yan bababa, dapat. No, kasi it is cumulative. No, paangat ng paangat. Hanggang ma-meet niya yung highest number or yung total number of samples, which is sa dito, 1,000. So, ganun. Let's have an example. So, sabi dito, a researcher wish to study the monthly salary in Philippine 1,000, no? In peso, 1,000 peso, of call center agents of selected BPO company. So, complete the frequency distribution below and construct histogram, frequency polygon, and ogive. Create graphs in MS Excel. So, sige, try natin gawin. I have here the raw data. Copy-paste natin. Ito sa graphs. Ito, tuturuan ko kayo gumawa niyan. Paano yan nagagawa? Turo ko sa inyo. Paano? Ito yung ating data. Copy-paste natin. So, yan. I-copy-paste natin yung data. Yan. So, we already have our class limits, our class boundaries, our midpoint, meron na rin, binigay niya na rin, and
same with frequency, and the cumulative frequency. So, tanggalin natin ito para hindi masyadong marami. Okay, anong pinapagawang graph? Ang sabi dito, natin ng presentation, pinapagawa niyang graph is frequency distribution, of course, histogram, frequency polygon, and ogive. Sige, pahing natin. So, frequency distribution, anong kulang? May midpoint, may frequency, may CF. Relative frequency, hindi naman kailangan. Dahil, ano, ogive, sa ogive, ito, CF, sa frequency polygon, frequency, ito, plus limit. I think, okay na. Wala nang, ano, constructed na. So, ayan, okay naman yung, ano, yung data. Gawin natin, unahin natin yung histogram. For the histogram, ang gagamitin po natin is yung class boundary. No? I-highlight lang, tapos control. Tapos control, click yung control. Then, frequency. Now, na-highlight na sila, insert lang tayo ng column. No, ito, pwede na to. Itong pinaka-umpisa, pinaka-una. Hindi kaya, ano, dito tayo sa yung magkakadikit. Pili natin yung magkakadikit. Ito, ito, ito. Yung layout 8. I don't know sa ibang version, pero i-familiarize nyo na lang yung sarili nyo for, ano, for the physical, ano niya, appearance. Yan, yung magkakadikit dapat for the histogram. Kasi kapag hindi po, ayun yung pinagkaiba niya sa bar. No? Kasi itong itong histogram, meron tayong boundary. Ibig sabihin, yung 16.5 sa area, yan na to. No, yun din yung umpisa nung kabila. Yun tapos ng isang bar, yun yung simula nung kabila. Unlike sa bar graph, ginagamit yun usually for nominal and ordinal type of data na hindi mo kailangan ng limits na or ng class boundaries. No, so, ganyan lang. Ayan na po yung histogram natin. Of course, baguhin natin yung title. This should be frequency. And ito ay dapat class boundaries. Tapos, anong ano to? Anong problem ito? Sabi dito, yan. Salary ng mga call center agents. So, pwedeng lagay natin call center agents. Call center agents. Salary. Yan. Ayan na po ang histogram natin. That is a histogram. Next, anong next na pinapagawa? We need to have the frequency polygon. So, for the frequency polygon, ang kailangan natin dito is class boundary and of course, the frequencies. No? So, highlight, click control, highlight frequency. Insert line. Kahit itong 2D, okay na po yan. So, that's the frequency polygon. Check na natin kung same. Yan. Ito yung frequency polygon. No? Itong orange. So, title din. Call centers. Salary. And of course, we have the frequency and the boundary. If ever na walang axis, no, pwede kayong magdagdag. Ito, axis title horizontal display below. Tapos ganun din sa vertical display, vertical title. And hindi kaya ano, mas okay, delete natin 'to. Mas okay ang itong rotated na title. So, frequency. Tapos we have the class boundaries. Yung mga designs, dito nyo pwedeng baguhin sa design, layout, and format. So, kapag in-expand mo siya, hindi na mag... sobrang laki naman. Hindi na magdidikit-dikit yung ating mga numbers sa class boundary. Kanina kasi naka-ano, nakababa yung iba. Ayan, nakaganyan. Kapag in-expand natin, medyo...
Video, baba natin. Ano tayo, ano? Masira na yung mouse ko, ah. Ayan. So, this is the frequency polygon. So far we have two, ano? We have two graphs. Okay. So, next. Lumaki na naman siya. Nagpatong na naman. Yan. Okay na yan. So, next, we need to have, sabi sa PowerPoint, gawa din daw tayo ng OJIBE o ng cumulative frequency polygon. So, almost same with the frequency polygon, cross boundary, tapos control, then CF. No? Then insert, tapos line, then kahit yung 2D, pwede na yan. Yan, okay na. Dagdag tayo ngayon ng ito, change layout na lang tayo para makapaglagay tayo. Ito, isang way to guys, na maglalagay tayo ng labels. So, yan. Pwedeng yan. Tanggalin na lang natin ito. So, call center salary. And, dito, frequency. Ilan sila? And, ito yung class. Walang label ah. Dagdag tayo dito ng sa axis, horizontal, and delay. So, plus boundaries. So, that's the OJIBE. Again, ang pinagkaiba niya lang po, since this is from the cumulative frequency na numbers, ang pinagkaiba niya lang sa frequency distribution, sa frequency polygon, is ito ay paangat. Ayan yung comparison. No, ayan. Paangat ito, itong isa. Hindi. No, may pababa siya sa bandang dulo. Ayun po yung pinagkaiba nila. Kasi nga yung isa is naka-cumulative. So, I hope walang question doon. Meron po ba for the graphing? So, sige, next tayo. Ito, aside doon guys, may mga other types of graphs pa tayo. We have the Pareto. Itong Pareto, ginagamit ito ng mga IEs kapag hahanapin mo yung top problems na dapat isolve. Maraming problema sa isang organization, pero among all of those problems, ano dyan yung top problema na pag sinolve mo, malaki yung impact sa kabuuan ng organization. No? That's the purpose of Pareto. Si, ano naman, si Barr, almost same sa histogram, na-explain ko na kanina, ang pinagkaiba lang po is si Barr, kahit walang class boundary, pwede mo siyang gamitin, and sa physical characteristics, may space siya yung mga bars niya. No? Next natin, we have the pie. Alam kong alam niyo na to. No, circle divided into portions and represented by their relative frequency or yung percentage nila. So, example ng Pareto, ito. So, sa example na to, pwede nating mahanap. Ito yung ano, Pareto principle if na-discuss niyo social science. No, Pareto principle na 80-20 rule. No, so, ito yung 80% insignificant many, tapos 20% significant few. Combination po ang Pareto ng bar at ng line. Ayun, may mga bars tapos may line graph. Para makita yung top 20. Ibig sabihin, dito ang top 20 is yung overpriced at yung small portion. Problem ito. Ayun, restaurant complaints. Ibig kong sabihin, sa IE, no, kapag nasolve mo yung top problem na ito, itong dalawang to, malaki na yung magiging impact niya sa organization. Kahit hindi mo isolve itong mga to. Itong mga problem na to. Kasi pag nasolve mo to, dahil mataas ang frequency nila, pwedeng pati ito, ano na, at least somehow masolve na rin, madadamay na. Ayun yung purpose niya. Anyway, matidiscuss niyo pa to ng mas malalim kapag nasa method study kayo or work study na sa subject. And isa din ako sa nag-handle ng ngayon. No, so, that's di pare. Example tayo for bar, ito. No, kung titignan nyo, kanina, naka-boundary ito. Ayun yung sa histogram. Kasi dikit-dikit sila. Pero ito, since this is a nominal data, ano ba tong data na to? Walmart, State Grid, ah, okay, sa US, mga largest company. So, nominal. No? So, may space. Bars lang sila. Next, pie. Alam kung alam nyo na yung pie graph. No? Dinivide lang si circle dahil ang circle is 360 degrees. So, ang total niyan is 360, divide mo lang yung mga degree nun, or the percentage na makukuha nyo sa frequency distribution table. Ito ang example.
So, sa example na to, sabi, what a kid prefers to eat. So, mas gusto ng mga bata dito, pinapakita dito, na mas gusto nila yung dessert na malaking portion. So, I think, yun. Ito, additional, we have time series graph, pictograph, and scatter. Sige, explain ko isa-isa. Ang time series po, ginagamit ito kapag gusto mong ipakita yung nangyayari over time. No? So, lagi yan, yung x-axis niya, lagi yan, dapat katumbas niya is time. Pwedeng seconds, pwedeng minutes, pwedeng hours, pwedeng days, pwedeng months, pwedeng year. No, ito, per quarter siya. Dapat yan lagi ay time. And yung nandito, iba-iba na yung sa y-axis. Kung anong gusto mong ipakita. If ever na pinapakita mo, exchange rate ng US dollar versus peso. So, pwede. X-axis is time. Tapos dito, yung mismo exchange rate, kung magkano yung palitan. No? So, kaya siya tinawag na time series. Next, we have pictograph. Ito, natuturo to sa inyo before, as far as I know. Dito naman, madali mong makita yung representation. For example, we have scaling na isang ano ba to, batang babae na picture represents 10 students. Ibig pong sabihin, madali natin makita na sa class number 5, we have 1, 2, 3, 4. Ibig sabihin, sa klase nila, 14 na estudyante. No, sa class number 4, sa klase nila is 50 na student. Anong disadvantage ng pictograph? Sir, halimbawa, 43 kami. Paano ko ipapakita yun? Eh, isang picture, 10. No? So, yun yung disadvantage. Hindi mo naman pwedeng katiin yung picture. Hindi naman pwedeng mata lang, di ba? Hindi naman pwedeng buhok lang, pisngi lang. Medyo magiging subjective siya. Ayun yung disadvantage ni pictograph. Pero advantage niya, mas madali yung visualization. Mas madali makita. Like, eto, nakita natin na pinaka-crowded, pinaka-maraming estudyante sa class 1 at sa class 2. No? So, yun po ang usage ni pictograph. And yung last one naman, na example natin for tonight na mga graph is this scatter plot. So, scatter plot for quality characteristic XXX, sa example natin, ito is process input yung X natin, ang Y variable natin is quality. Anong pinapakita niya? Kung papansinin nyo, yung mga dots ng scatter plot natin ay pababa. Papunta dun. Diba? Pababa. Or paano? Ibig sabihin, pa-diagonal sila. Ibig sabihin, yung x-axis and si y-axis is inversely proportional. Ibig pong sabihin ulit, si scatter plot pinapakita niya yung relationship ng isang variable doon sa isa pang variable. Ito, sa case na to, inverse. Kapag umaangat yung process input, bumababa naman yung quality characteristics. No? Pero kapag mababa, kapag nandito yung input, kapag mababa yung input, check nyo yung quality characteristics. O, di ba? Ang tataas dito sa area na yan. Kapag nandito, kapag mataas yung process input, ang baba naman ng quality. Nandito lang. Area na to. Yun yung pinapakita sa scatter plot. No? Yung relationship ng mga variables.